Hirap na, salamat at hindi ako naging baliw. So nakita ng baliw ang isang taong tuguan sa kalsada. At makapagsabi ang baliw na, salamat at ako ay buhay. So maging makontento tayo sa lahat ng bagay. Kasi po, mas maswerte pa po tayo sa ibang tao. Huwag po natin iisipin na tayong ganito, ganyan po tayo. Isipin natin na mas maswerte po tayo sa isang sa iba pang tao. So, before let's begin, let's pray. Dear loving Heavenly Father, we thank you for privilege. We study your word today and we ask your teacher today. And we give us a wisdom and understanding of us. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, motivation. So, ang ating scripture reading ay makikita sa Psalms 27:14. Ang binasa ni Brother. So, sasabi dito na, wait on the Lord, be courageous, and He will straighten your heart. Wait on the Lord. Kung ano, mag-antay tayo sa Panginoon, ano, magpalakas at magdalang tapat ang inyong puso o umasa sa Panginoon. So, may two kinds of motivation. First, spiritual motivation. Second, practical motivation. So, sa spiritual, ano nga yung una? Two kinds of motivation. Ano una? Spiritual motivation. So, may kada kategory ang spiritual motivation. First, prayer. Sino po palagi nagpipray sa atin dito araw-araw? Amen. Amen. So, marami akong nakita. So, sa ngayong araw, parang dami kong nakitang mga bago. Kasi dati po kasi, pagsimba ko sa Green Gate, konti pa lang. So, yung iba po dito, sa kabila yun eh. So, yung iba po dito, makilala ko na po yung sa itsura, sa mukha nila. So, yung iba parang ano pa po, parang bago pa sa paningin ko. So, sa ngayon parang kinakabahan ako kasi pagtingin ko, kanina kasi po, konti lang po kami. So, sabi ko, ah, okay na, kasi konti lang kami. So, nagpapasalamat ako sa konti lang. Pero yung habang umaano yung time or lumalakad yung time, parami ng parami ang mga tao. So, sabi ko, hala, parang kinakabahan ako nito. Ang dami. Sabi ko, kaya ko ba to? So, pero alam ko natutulungan ako ng Panginoon sa pag-speech o sa pagbigay ng mensahe sa inyo. Okay, first, prayer. Second, Bible reading. And third, share. So, prayer. Always kita mag-pray. So, hindi naman po ina-allow ni Lord na mag-pray po tayo na napaka-mahabang prayer. Di ba po ba? So, meron po kasi na nagpipray mga ilang oras bago matapos ang pray. Hindi po. So, kung nagpipray po tayo ng mga mahabang prayer, tapos wala naman po sa ating puso, kumbaga hanggang dito lang, hindi hanggang sa langit yung prayer natin. Useless pa rin po ang pag-pray. So, okay lang po na konti or short prayer lang po kung galing po sa ating puso, maririnig yan ng Panginoon. Kasi po yung mahabang prayer, minsan po kasi minsan yung mga nakikinig natutulog na sa kahaba ng prayer. So, hindi talaga yung maririnig ng Panginoon kasi po yung prayer hanggang dito lang. Mas maganda pa rin po kahit konti na ang prayer natin kung galing sa ating puso, maririnig yan ng Panginoon. So, hindi ko naman po sinasabi na ana, huwag niyo habaan ang inyong prayer. Sa akin lang po, okay lang po, basta po galing sa ating mga puso kasi maririnig yan ng Panginoon. So, second, Bible reading. So, Bible reading. Sino nagbabasa ng Bible dito araw-araw? So, nakakalungkot. So, meron ako mga nakita mga lima siguro. So, hindi po natin maano na magbasa tayo ng Bible araw-araw. So, hindi din po natin magbasa ng Bible araw-araw. Kahit isang verse lang po. So, di ba una po prayer. So, bago ka po muna magbasa ng Bible, mag-pray ka muna. Kasi po, mas importante po sa lahat ang prayer. Kasi po, ipag-pray muna ang verse na makikita mo sa Bible ay tumamak sa ating puso at isipan para matandaan natin na ito pala
tungkulin ko pala ito. Ito pala sinasabi ng Panginoon. So, ito po yung sinasabi na Bible reading na magbasa tayo kahit isang verse lang po sa araw-araw. Ako po kasi, doon ako sa Venezuela. So, sa cellphone ako nagbabasa ng Bible kasi may Bible naman po ako sa cellphone. So, pero mas maganda pa rin po kung libro po or Holy Bible po talaga ang ano natin, hindi po ang gadget. Kasi po ang gadget po minsan po kasi nakaka-distract sa atin. Di ba po ba? Okay po. Second, share. So, di ba nakabasa tayo ng Bible? Nakabasa tayo ng isang verse sa Bible. So, ito po ay pwede natin i-share sa mga kakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay o sa mga classmates. Okay po. So, sino na po dito ang nakapag-share about sa Bible? So, marami na. So, especially ang mga, ang mga nag-aaral pa. Sino ba po dito mga nag-aaral? Still studying. So, marami. So, pwede pa po kayo makapag-share ng gospel sa Lord. Okay po. So, ako po, yung dati po kasi nag-aaral po ako, minsan po kasi, yung fourth year college ako, so, intern, nagtiteach po kami sa eskwela, sa high school. So, doon po, siyempre may mga kasama po akong na intern teacher po. So, kapag nakain po kami sa restaurant, siyempre lahat ng pagkain, minsan puro baboy. So, sabi ko, bibili na lang ako ng sardinas para lang makakain, ganyan. Minsan, di ba sardinas, bibili ako. Kung ano lang dyan makita ko, basta hindi lang baboy, kumakain talaga. Kasi minsan po kasi yung mga gulay na may mga halo pong baboy. So, yung kumakain po kami, biniro ako ng isa kong ka-intern, sabi niya sa akin. Pero friend ko rin, sabi niya sa akin, Rose, sabi niya, wala kang sod... Ay, wala kang sodan, ulam! So, wala kang ulam, ganyan. Wala kang ulam, Rose. So, bilang kita ng ulam, libre ko, basta kain ka. Yun ang sinabi niya sa akin. Kumbaga parang na alam niya naman na hindi ako kumakain ng baboy, tapos iganyan niya ako. So, nagsabi ako sa kanya na, sige, bilang mo ko, sabi ko. Tingnan lang natin kung makakain ko yan, sabi ko. Sabi ko, alam mo naman na bawal sa akin, bakit sinasabi mo yan, bakit inaanam mo ako, ganyan, sabi ko. Maging respeto lang po tayo sa mga relihiyon. Gumaganyan po ako. Tapos, minsan, galit na si minsan tawag nila sa akin, galit na si Madre, galit na. Madre ang tawag nila sa akin kasi po, about nga sa Bible, magtatanong sila. So nagtatanong na sila, sabi niya, bakit hindi ko kumakain baboy, bakit mga ganito? So minsan sinasabi ko na lang na, basahin niyo na lang po sa Leviticus 11, dyan niyo po makikita kung bakit po kami bawal po kumain ng baboy. Yung pong palagi kong sinasabi. Kasi minsan po kasi kapag in-explain mo sa kanila na ganito, marumi ang baboy, kahit sa mga scientists, nagsasabi na marumi ang baboy talaga. So, nagsabi sila, yung mga baboy na marumi, patay na yun. Ganyan. Kumbaga mga pilosopo, kaya minsan hindi na ako nag-explain. So, sinasabi ko na lang na basahin na lang sa Leviticus 11. Yun ang pong sinasabi ko. Para wala na pong maraming Oo. So, sa spiritual motivation, makamotivate tayo. Una, prayer. Pagkatapos mag-pray, magbasa ng Bible. Pagkatapos magbasa ng Bible, i-share natin sa mga mahal natin sa buhay o mga malapit sa atin. Okay? Nag-gets niyo na po ba yung spiritual motivation? Okay. Next. It is impossible for the soul for the flesh while prayer is neglected. Trust God plans even when you don't understand the path. Okay. I-trust lang natin. So, i-trust lang po natin lahat ng ating mga kay Lord. Ang mga problema natin, ibigay natin kay Lord. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kasi siya lang po ang makakatulong sa atin. Next, practical motivation. Kanina, di ba po, spiritual motivation, ngayon po is practical motivation. First, relationship. Sino po yung mga relationship dito? hindi ko naman po sinasabi na relationship, hindi ko po sinasabi na
mag-jowa kayo or mag-asawa kayo, hindi po ibig sabihin yun. Dala na po doon, pero yung relationship, kung paano tayo makipag-relasyon kay God, first, kay God, second, sa kapwa nating tao. Okay, paano po ba tayo bilang isang Christian or Seventh-day Adventist, paano tayo makipag-relasyon sa ibang tao? Yeah, tama, amen. So, makipag-relasyon tayo sa kapwa nating tao at i-share natin yung mga gospel ni God. Second, substance. Sana all. Okay. Sa kategory na kanina, relationship, may kanya-kanyang kategory po yan. So, relationship motivation. Communication ang una. Okay po, di ba napaka-importante po ang communication, lalo na po sa mga mag-asawa. Lalo na po sa mga may mga karelasyon o sa kay Kristo. Una-una po talaga, dapat mag-communication tayo sa Panginoon. Siya talagang una natin, siya una natin kausapin o makipag-communicate tayo sa Panginoon. Second, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa, kung paano tayo mag-communication. Second, sharing problem. Paano tayo mag-share ng ating mga problema? Okay, mag-share tayo ng problema una-una sa Panginoon. Especially talaga, inuuna talaga natin ang Panginoon. Hindi muna natin unahin ang sarili natin. Kung may mga problema po tayo, kausapin natin ang Panginoon at isuko natin sa Kanya ang lahat. Tapos kung hindi na po talagang makaya, i-share natin. Kung baga nasa dibdib mo yung mga problema, syempre hindi mo yung malalabas kung wala kang kakausapin na ibang tao. Ganyan po yan. Kung wala pong kinakausap na ibang tao na i-share mo yung mga problema, hindi po yung talaga lalabas sa dibdib mo. Kailangan po talaga may mga kausap tayo or mga mahal natin sa buhay. Especially sa ating family. Dapat po tayo mag-share ang ating problema sa family. Sa province po kasi namin, ano po yung province namin? Di ba, capital of Philippines of Sea, ang Capiz. So, hindi na po siya capital of Philippines, kundi ano na siya, capital of suicide na ang Capiz. Kasi po nakakalungkot po kasi sa Capiz po, marami pong mga biktima or marami pong biktima sa depression. Depression. So, marami pong mga kabataan pa, mabata, mga 15, 16, mga 14, nagbibigtig na po. So, nakakalungkot po talaga kasi po yung mga problema nila, hindi nila ma-share sa kanilang pamilya or sa mga malapit sa kanila. Syempre po, kapag makapag-share po tayo ng problema sa ating mga malapit sa buhay, syempre nagbibigay din niya ng nagbibigay sila ng mga advices sa atin kung anong dapat natin gawin. So, yung mga bata po talaga sa Capiz, marami na talaga, halos buwan-buwan may nagbibigti po sa Capiz. Doon po talaga nakakalungkot. Kaya minsan, hala, may nagbigti na naman ganito, ganyan. Bakit daw? Mga kwento-kwento. Pero totoo po, kasi binabalita po sa radyo. So, nakakalungkot po. Kasi yung mga problemang ganyan, minsan, nag-iwan sila ng mga sulat about sa problema sa family, kasi yung family nila, broken family sila. May isang babae na graduating na sa college, accountancy siya, ang course niya. Doon din nag-aaral sa eskwela namin. So, nabalita namin na nag-victim siya. Babae siya, maganda siya. Tapos, nagulat na kami, bakit nag-victim? Kasi dahil po sa kanilang family. Nag-iwan po siya ng sulat na hindi po siya pinapansin ng kanyang pamilya, kumbaga binabaliwala lang siya, ganun. So, parang dinamdam niya or kaya yung mga problema niya naiwan sa kanyang dibdib, hindi niya na sa kanyang pamilya. Kasi nga, yung pamilya niya, walang time sa kanya. So, syempre, graduating siya. Siguro, yung pamilya niya hindi makakauwi kasi nga, may trabaho ganyan, siguro dinamdam niya. So, nag-victim po talaga siya. So, doon po, parang doon kami na-alert na, dapat hindi tayo mag-ganito ganyan. Maging be positive po tayo sa lahat ng oras. Tapos yung mga iba po doon, ang kalabanan po nagpapakamatay doon, yung may mga lalaki, meron din mga babae, pero
most of all, lalaki po nagpapakamatay dahil po sa relasyon-relasyon na yan. Sa mga jowa nila, ganyan. Oo. Kasi po, may isa po ditong lalaki na iniwan ng kanyang nobyo. Pag iwan sa kanya ng nobya niya, so hindi niya matanggap na iniwan siya. Kasi nga, yung babae daw, hindi daw boto sa... yung babae, hindi boto yung family. Yun. So, iniwan siya ng babae. So, hindi niya matanggap na iniwan siya. Sa mababang dahilan, nagpakamatay siya. Binuwis niya ang kanyang buhay. Dahil lang doon. Di ba parang nakakalungkot? Si Ginoong Jesus nga nagbuwis ang buhay sa atin, sa ating lahat. Dahil kapag hindi siya magbuwis ang buhay, hindi tayo maniligtas. Pero sila nagpapakamatay dahil nasa mababang rason o mababang problema na gano'n. So, be positive or ano, maging ano po tayo, mag-sure po tayo or magpanalangin po tayo sa Panginoon. Okay po? Third, forgiveness and love. Okay. So, mayroon po dito sa... Diba, mayroon po ako dito nabasa na sa forgiveness and love, kumbaga mas ano nga yun? Ito po. Wow, iyak ba po? So, ewan ko kung saan to makita, pero mayroon po to sa Biblia makita na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Tama po ba? So, maganda po talaga ang magbigay. Kasi po, kapag magbigay po tayo sa mga nangangailangan, kumbaga magaan sa ating kalooban na nakapagbigay tayo ng tulong sa ibang tao na kailangan talaga ng ating tulong. Kaysa na tumatanggap ka, saya-saya mo, tumatanggap ka. Pero mas pinapapala pa po ng Panginoon ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Okay po. Create a life that feels good on the inside, not just one that looks good on the outside. Tama po ba? So, tumitingin ang Panginoon sa kalooban o sa inside, hindi sa panlabas na kaanyuan. Hindi porque na, maganda siya, gusto ko siya mag-i-friend, maganda siya. Pero hindi mo pala alam na iyang babae pala, porque maganda. Mabait na, ganyan. So, hindi po natin malalaman yan na porket maganda siya, pwede natin siya kaibiganin. Kasi ba, meron pong mga ugali na maganda siya, pero suplada siya. So, masama yung ugali niya. So, kailangan po talaga, kahit pangit po yan, or kahit ano, ang unang-una po natin tingnan ang kalooban ng isang tao. So, our future reality depends on what we do now in this present moment. Tama po ba? Amen. So, amen. Wala nag-amen eh. Okay, salamat po. Self-esteem. First, think positive. So, maging think positive tayo sa bagay-bagay na ating ginagawa sa lahat ng bagay, maging think positive. Kung ano po, kung nabaksak po tayo sa exam, or nabaksak po tayo sa mga quiz, sa mga long test, huwag po tayo mag-negative. Think positive lang po. Tapos, mag-aral po tayo. Kung saan po tayo naghina, doon po tayo mag-aral. Kasi tumutulong ang Panginoon. Binigay yan ng Panginoon sa iyo para ikaw ay matuto. So, second, enhance what is good. First, speaking. Ito talagang speaking ang pinaka-makasalanan. Bakit ko po nasabi ang pinaka-makasalanan ng speaking? Wow, very good. Okay. Speaking, so bilang isang Christian o bilang Seventh-day Adventist, paano po tayo makipag-halubilo o paano po tayo makipag-usap sa mga kapwa nating tao. So di po parang speaking, ito ang pinakamakasalanan. Kasi po, minsan po, akala natin nagbibiro-biro lang tayo, pero ang sinasabihan natin sa ibang tao, ano po, nakakasakit sa kanya. So, before tayo magsalita, isipin muna natin na
yung sinasabi na po natin hindi nakakasakit sa ating kapwa-tao. Kasi po, yun po talaga, kapag once na nakasakit ka, or kumbaga nasaktan mo yung damdamin ng isang tao, ikaw ay ano, nagkasala. So, kung may mga Biblia kayo dyan, makikita nyo na ang dila ang pinakamakasalanan. Mababasa po natin sa Santiago 3:10. So, ito pong pinakamakasalanan. Meron po dito ang pag-iinsulto. Una, pag-iinsulto. Sino po ba dito ang hindi nag-iinsulto sa ating kapwa-tao? So, lahat po tayo. So, hindi po natin masabi na hindi tayo nag-iinsulto. Di po. Kahit ako po, minsan, di po talaga mapigilan, di ba po? Na may masabi ka na iba, ganyan. So, ang speaking ang pinakamakasalanan. Una, ang pag-iinsulto. Pangalawa, ito po ang pinaka-ayoko sa lahat, ang pagmumura. So, mga bata pa lang, nagmumura na. Samantala ko, yung ako nagmumura ng bata ako hanggang ngayon, magayon ako. Siko, grabe sila magmura. Siyempre, yung mga kabataan ngayon, grabe mag-adapt. Grabe mag-adapt kahit sa mga kahit sa mga eskwelahan, makarinig sila ng mga pagmumura. Ginagaya din nila. So, be alert po tayo sa ating bibig. Tapos yung mga kabataan natin, turuan natin ng wastong pagsasalita. Okay? Third, paglalapas tangan. Second, pangumusong. Ano nga yung pangumusong sa Tagalog? Pangumusong eh. Busting. Pangumusong? Bust. Yung parang... Hindi. Basta lalapas tangan. Pangumusong parang... Hindi ko masabi, nasamay ko eh. Ayan. Okay, pambabastos. Okay, pambabastos. So, minsan po, kalabanan ng nito, mga lalaki kung paano magsalita ng mga pambabastos sa mga salita. Third, mga malalaswang salita na nakakasakit. Mga malalaswang salita na nakakasakit na, halimbawa, nakita mo yung friend mo sa Facebook. Tapos sabi ko, ay, sure yan. Kita yung ganito niya, ganyan. So, parang ang pangit po. Tingnan, behave na lang po tayo na hindi tayo makapagsalita naman ganyan. So, ipag-pray lang po natin. Kung may nakita tayo na hindi maganda sa Facebook, basta kita mo yung babaeng niya, nakita ko yan na ganito, ganyan. Behave na lang po tayo at ipag-pray po natin siya. Okay? 7, paglilibak. Ano sa paglilibak? Bakpay. Hindi, paglilibak. Yung parang sinasabi... paglilibak yung sinasabi na... paglilibak na... Kuwari, nag-uusap kaming dalawa. Si Kwan, ganyan siya, ganyan. Ganyan po yung paglilibak. Mga chismis. Yun. Okay? Eh, pamimintas. Pamimintas. Kung paano tayo mamintas ang kapwa-tao natin. Ito po yung masakit po sa atin na pagmimintas. So, be a Christian or be a Seventh-day Adventist. Mag-ingat-ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Kasi po, sa mga sinasabi natin, may nakakasakit na po tayo. So, be alert lang po tayo sa ating mga speak. Okay? Second, net and clean. Okay. Ang net and clean, kalinisan. Kung dito sa church, naglilinis tayo, tumutulong tayo sa mga gawain sa simbahan. Pero pagdating sa bahay, pagdating sa bahay? So, wala na yung paglilinis, mga sinasabi paglilinis. Kasi sa church, active, grabing active na sa church. Pero pagdating sa bahay, wala, nakatunga nga na, hindi naglilinis. So, kumbaga, ang pangit din yan. Dapat po, kung ano tayo sa church, kung ano po tayo sa loob ng bahay natin, ganyan din po tayo sa loob ng church natin. Meron pong na grabe ka magsalita about Bible, pero hindi mo ginagawi sa iyong buhay. So, ang pangit naman po ng ganyan. Mas maganda po talaga na biyana tayo sa Bible, o grabe tayo mag-anong Bible, pero ginagawin natin yung mga sinasabi sa Bible. O, kumbaga, ina-apply natin sa ating buhay. Meron po ko sa aming church na... Kasi sa aming church po, dati po kasi, maliit lang po yung... Gusto ko sana ipakita yung church namin eh. Kasi
Proud po talaga ako sa church namin kasi po, malaki po siya, saka maganda po talaga ang view ng church namin. So, gusto ko sana ipakita, kaso hindi ko nalagay. Sunod na lang po. Yung church po namin, di ba po, dumating si Yolanda. So, napakalungkot talaga namin yung dumating si Yolanda. Wasdak din talaga yung church namin. Kumbaga, tumba. Wasdak, yung tumba talaga yung church namin. Giba talaga ang church namin. Wala talagang naiwan. Ang naiwan na lang po, yero. Tapos yung ibang yero, nagliparan na sa ibang bahay. So, inaanti na sa kanila. So, pinabayaan na po namin. So, sa church namin, sa wala na kaming church, ang ginawa po namin, nagtakot po kami ng tolda o trapal. Tarpal, tolda-tolda lang po kami nagsisimba, doon po kami nagsimba. Pero sa grabe sa pag-pray namin, may nag-donate sa church namin na magpaayo. So grabe po, ilang million po ang nagastos sa church. Kasi po yung sponsor talaga namin, nag-sponsor siya na ayusin ang church. Pero hindi po talaga niya matatapos na pure kasi po kulang na po talaga yung pera niya kasi parang nabigay niya na lahat sa church. Pero meron pong isang galing po sa abroad, si, kung makilala niyo, si Robinson DeBerson. Ano siya ya? Ano, taga United States siya. Tapos yung nakita na niya yung church namin na hindi pa tapos, nag-sponsor po siya. So, natapos po yung simba namin, napakaganda po talaga. So, kahit ano pong problema ko, kasi mga tropa lang kami nagsisimba, okay po, mas active po nga po kung sa mga tropa kayo nagsisimba eh. O, doon ko po na-prove. Kasi po yung, naayos na po yung simbahan namin, naayos na siya, maganda na. Yung sa tolda pa lang po kami nagsisimba, marami pa kami. Tapos yung naayos na yung, pero wala pa siya pong pinta, madami pa po kami. Tapos yung nagandahan na yung church namin, may pinta na po, maganda lang talaga tingnan. Tapos basta, parang marami talaga na hanga sa church namin. So, doon na po, ang ganda na po ng church namin, doon na po, konti na lang po nagsisimba. Doon kami nalungkot talaga. Oo, kasi po, kung kailan po naayos ang church, doon na po nagkumunti. Kasi po yung iba po kasi, nakapag-asawa, kasi ang marami po kasi sa amin, puro babae. So, konti lang po talagang lalaki doon. So, sa mga youth, marami din yung babae. Ang lalaki lang namin doon, mga tatlo, ganyan. Pero ang babae, daming babae na mga youth. So, iba namin, yung mga, di ba matanda pa ako sa kanila? Sila yung may mga asawa na. So, sabi ko, ang bilis nila, ganyan. So, kumbaga ako na lang talaga pinaka matanda sa church namin na youth. Akong pinakamatanda na lang talaga. Kasi yung mga kasabay ko, may mga asawa na. Halos lahat sila may mga asawa na. So, doon po. Okay po. So, di ba nakakalungkot po? So, tapos umalis pa ako doon. So, mas lalo sila nalungkot na wala ako. Kasi po, sabi ko, magtatrabaho po ako. Gusto ko po pumunta ng Maynila. Saka po doon ako magtrabaho. Kasi ayoko po sa province. Napakababa ng sweldo. Tapos, mag-apply po sana ako na private school sa Iloilo, sa Adventist School. Kaso po, siguro hindi pinahintulot sa Ginoo na mag-practice. Mag-apply ako sa private school, hindi pinahintulot sa Panginoon. Kasi po, may tumawag sa akin na scholarship for TESDA. So, scholarship ako. So, gin-grab ko na lang po yung scholarship ko. Nag-aral na lang po ako ng TESDA ng computer po. So, hindi po ako nag-apply ng private school. Sayang, nasasayang na rin ako kasi meron po ako doon na kumbaga backer po na asawa din ng pastor. So, pinapapasok niya ako doon. Kaso sinabi po, ma'am, hindi po makapasok kasi po, mas gin-grab ko po yung scholarship ko. Sabi ko, siguro may plano talaga ang Panginoon. Tapos hindi ko po in-expect na makapamaynila ako. Yun po. Okay. Marami pa po akong kumbaga marami pa akong experience na gusto i-share. Kaso, umaandar yung oras natin. Baka nagugutom lang po tayo. So, mas concerned po ako sa mga chan ninyo kasi sa chan ko. Amen. Okay. Low self-esteem, negative thoughts, mga negatibong pag-iisip. Yung kadami, kuha ka exam, ganito, kaya mo yan, pero ikaw,
nagsasabi ka, hindi ko po, hindi ko kaya talaga. Kumbaga, nag-negative ka agad na hindi mo pa nga nagagawa. Pareho sa akin, sinasabi ko na, nagsasabi sila na magkuha ako exam, pero sinasabi ko na, hindi ko pa kaya, hindi ko pa talaga kaya. Parang negative na kaagad ako, hindi po talaga yan may iwasan sa ating pag-iisip ang pagiging negative. Pero, be positive always. Tapos, ipag-pray natin sa Panginoon, huwag puro negative po. Kasi nakakasama po kaya sa atin, ang puro negative. Second, high anxiety and poor performance. Ano? Dan tu, gil. Ingat. So, parang nag-ano yung ano ko eh. Parang nagbala. Natuyo. Okay. High anxiety and poor performance. O, ano? Mababang ano? Mababang pagganap? Performance? Tapos mataas na pagkabalisa. High anxiety. Mataas na pagkabalisa. Magang mabalisa tayo sa lahat ng mga eh. So, iwasan po natin ang pagkabalisa. First, second, third, failure. Failure. Sino na po ba dito ang na-failure sa ating buhay? So, ako, na-failure na po ako. So, napakasakit po ang failure. Napakasakit po talaga. Iniyakan ko po talaga yun. Kasi po, kumbaga, hindi ko po matanggap. Wala, ano man kulang. Bakit nagkaganyan? So, masakit po talaga. So, pinag-pray ko na lang po sa Panginoon. Sabi ko, siguro, hindi nyo pa po will para ibigay po sa akin yung, ang bagay na yan. Hindi nyo pa po will na ibigay sa akin. So, kayo na po ang bahala kung ano po yung mga plan ninyo po sa akin. So, ma-failure, napakasakit ko talaga yan. Self-blame, ano? Nagpapababa tayo sa ating? Pababa tayo sa ating sarili or sinisisi natin ang ating sarili. Halimbawa, kasalanan ko to. So, never tayo magsabi ng ganyan. Ipag-pray natin sa Panginoon na yung bagay, hindi ko kasalanan yan. Nangyari yan at pinag-ano talaga yan. Binigay talaga yun ng Panginoon. Nangyari, halimbawa na may namatayan tayo. So, sinisisi natin yung ating sarili. Siguro kung dumating na ako sa tamang oras, buhay pa siguro siya, kasalanan ko. Hindi niyo po kasalanan kasi yan po talaga ang binigay ng Panginoon. So, kung ano po talaga yung mangyayari, syempre, hindi man naman po natin hawak ang ating mga buhay, di po ba? So, anytime pwede tayo mamatay, kahit ngayon. Kasi hindi po natin hawak ang ating buhay eh. So, bigyan natin sa Panginoon lahat-lahat at always pray lang po tayo. So, sabi ko, motivation is what gets you started, habit what keeps your goal going. So, bago ko tumayo dito, sabi ko kay Pastor Raymond, sabi ko, matatapos ko mga 10 minutes to, tapos na. Pero ewan ko kung oras na. Kaya hindi ako nagdadala ng relo eh. So, sabi niya sa akin, ay, hindi. Explain mo yan, binigyan niya sa akin. So, binibiro ko po siya na 10 minutes tapos ko na yan. Relax, don't be so hard on yourself. You are living and learning. Forgive yourself and grow from the experience. Tama po ba? Tama. So, may 10 step to self-esteem. First, know yourself. Kilalanin mo yung iyong sarili. No? Isa na nagmamahal ka ng isang tao, pero hindi mo pa pala kilala yung sarili mo. So, unahin mo muna mahalin mo yung sarili mo kaysa magmahal ka ng ibang tao. Yun po yun. Know yourself. Second, understand what makes you feel great. So, ano, kumbaga, intindihin mo yung mga nagpapasaya sa'yo. Mga bagay-bagay na nagpapasaya sa'yo.
Second, and third, recognize things that get you down. Down. Okay. So, i-recognize mo or alalahanin mo yung mga bagay na nakakapag-down sa'yo. Kung paano mo siya, i-up. Fourth, set goals to achieve what you want. So, mag-set tayo ng goals ng mga gusto natin. Halimbawa, kung tayo isa pang estudyante, mag-set tayo ng goals. Halimbawa, ito number one, gusto ko makapagtapos sa pag-aaral. Number two, gusto ko makatulong sa pamilya. Number three, so mag-set tayo ng goals para yung goals na yan, habang tinitingnan mo, ito po, kailangan ko ito gawin, kailangan ko. So, parang naano yung self mo na kailangan mo talagang gawin kasi nag-set ka ng goals mo eh. Pareho po sa akin. Di ba po, pito kami magkakapatid. Panglima po ako sa magkakapatid. So, limang babae, dalawang lalaki. So, sabi talaga yung magkakapatid, ako lang po talaga ang nakapagtapos ng college. So, yung mga nakakatanda sa akin, kasi po, di ba, panglima po ako. So, yung apat po, na dalawang lalaki sa dalawang babae, hindi pa po sila nakapagtapos ng college. Kasi po, kulang po talaga sa financial. Kasi po, pito po kami, so parang nahirapan si Papa magpaaral sa amin. Pero po, yung panganay namin, nag-aral po ng first year college at nag-hinto rin po. Kasi po, napakalaki ng tuition dito sa Maynila. Dito pa kasi that time, dito pa po kami talaga nakatira sa Maynila. So, hindi po talaga kaya ni Papa ang tuition ng ate ko. So, pina-stop niya po yun at ang ate ko nagtrabaho na lang. Hanggang ngayon, hindi na siya nakapagpatuloy ng pag-aaral. Tapos yung tatlo ko magkakapatid, yung dalawang lalaki, ano po sila, hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral. Naghinto rin po kasi. Kasi parang, syempre, laking Maynila, kumbaga. Kasi po, taga-Tondo po talaga. Taga-Tondo po talaga kami. So, ako po, laking Tondo ako, pero pinanganak po ako sa Capiz. So, baligtad po yung sabi niya sa kanina. hindi niya ako kilala. Okay. So, baligtad niya sa akin. Sabi ko po, kinakihiya niya Capiz. Pinanganak ako sa Capiz, proud ako kung saan ako pinanganak. So, sa Capiz po ako pinanganak, pero lumaki po ako sa Tondo, Manila. So, yung lumaki ako sa Tondo, Manila, mga I think grade 4 ako. Grade 4 ako nang umuwi na yung family ko sa province. Pero kaming apat na iwan dito kasi po nag-aaral pa ako ng grade 4. So tinatapos na lang hanggang nandun makatapos ako ng grade 4, itatransfer ako doon sa province. Doon na lang ako mag-aaral. So nagpapasalamat po ako kasi po may plano po talaga ng Panginoon. Kasi po, kung iisipin ko po, kung hindi po kami nakauwi ng province, ano po, ano ako ngayon? Siguro po hindi ako Seventh-day Adventist. Yun po, nagpapasalamat po talaga ako kung bakit po kami pinauwi sa Capiz o sa province. Kasi po may plano ng Panginoon na maging Seventh-day Adventist ako at na makapagtapos ng pag-aaral. So, kasi po yung mga kapatid ko dito sa Maynila, hindi po talaga sila nakapagtapos. So, kami lang po yung umuwi, yung apat pong kapatid, nagstay po sila dito sa province. So, kami pong tatlo na panglima po ako, may dalawa pong kapatid na puro babae, umuwi po kami ng province, dinala kami ng papa namin. So, yung dinala kami din ng papa namin, doon po, marami pong nangyari doon, hindi ko po, so, alam niyo na po yun. So, ano ko mag-share ng about life ko, anong oras ba? Okay lang po ba? Matapos tayo mga one? Okay. Wag naman, may program pa. Ala. Okay. So, yung umuwi po kami ng sa Capiz, so nag-aral po ako ng grade 5. Siyempre po, grade 4 po ako nag-stop. Grade 5, nag-aral ako. Tapos yung dalawang kapatid nag-aral ng grade 1. Grade 5 ako, grade 1 yung dalawang kapatid. Nagsabay talaga siya sa pag-aaral. Kasi po, yung isang kapatid, hindi po nakapag-aral dito sa Maynila kasi po wala po siyang library. So, ang dami po talaga problema. Ang dami po talaga mga problema dumating sa aming buhay. Tapos yung mga nakatandong kapatid na dito sa Maynila, hindi po sila sumama. So, nag-aaral kami, doon ko po naranasan lahat-lahat.
Yung iba dito, alam na nila kasi nakwento ko na po dati. So, i-share ko na lang po para maging achieve or yung mga kabataan ngayon. So, grade 5 po ako, doon ko po naranasan kung wala po akong baon. Wala, hindi, tapos iniisip ko po, sabi ko buti pa sa Maynila, yung sa Maynila kami yung baon ko, grade 1 hanggang grade 4, may 10 piso akong baon. Tapos pagdating grade 5, wala na akong baon, kahit piso. Doon ko talaga na ano, na napakahirap. Tapos minsan, nag-aaral po ako niyan, wala pong kain-kain. Wala po kaming bigas ng that time na yun. Kasi po si Papa po nagkasakit po siya ng TB. Or tuberculosis. So, nagkasakit po siya ng TB. So, hindi niya talaga kailangan magtrabaho. So, wala po nagtatrabaho sa amin. So, doon po, wala po kami bigas. Doon po naranasan na grabe ang hirap. Tapos habang nag-aaral ako, grade 5 ako, sumama ako. Sabado, kasi grade 5 ako, hindi pa po ako Adventist. Grade 5 ako, grade 6. Lunes pumapasok ako, Martes mapasok ako, Miyerkules pagdating ng Huwebes saka Biyernes, hindi na po ako pumapasok. Ano pong ginagawa ko? Hindi na po ako pumapasok niya sa eskwelahan. Ang ginagawa ko, sumasama ako sa mga nagtatrabaho sa kampo. Alam niyo po ba ang kampo? Yung mga sugar cane ng tanim? Sugar cane, tubo. Tubuhan, gano'n. Sumasama po ako sa mga nagtatrabaho, pero makasama ko yung mga kaedad ko rin. Mga maliliit pa, ganyan, nasama kami. So, nag-ano po kami, nagtatanim po kami ng mga tubo. Di ba, imbes na sa eskwelahan ako, nasa trabaho ko, nagtatrabaho ko, na gano'n pa lang kaano. So, doon ko pa naranasan, grabe ang init. Tapos, habang nagpapahinga po ako sa silong ng puno, doon ko po talaga pinangako, sabi ko sa sarili ko, ayoko maranasan ng ganitong buhay, sabi ko. Ayoko maranasan ng ganitong buhay. Mag-aaral talaga ako maigi. Gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kahit gaano'ng hirap, mag-aaral ko talaga po. Yung po ang pinapipray ko sa Panginoon na ayoko po na habang nagkakapamilya ko tapos ganyan pamumuhay ang magagawin ko. Ayoko po. So nag-set ako ng goals na gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. So short ko na lang. Yun nga, nag-graduate ako ng grade 6. Akala ko po hindi ako makagraduate. Kasi po, iniisip ko na baka baksak ako. Kasi po, hindi po ako pupasok sa eskwelahan. Tapos kapag pupasok ako sa eskwelahan, exam na. Ganyan ba? Tapos wala akong mga, minsan may mga project pa po yan. Hindi po po pares sa mga bata ngayon. Bumibili ng mga project nila, binibigyan ng mga nanay nila. Pero kami that time, wala po talaga mga project na gaganap. So, nag-ano po ako, akala ko po ng grade 6 ako, hindi ako makaka-graduate. Sabi nga ng teacher namin, Rose, sabi niya, ang taas ang grade mo ng grade 1 hanggang grade 4. Bakit ano nangyari? Nag-grade 5 ka, saka grade 6, ang baba ng grade mo. Sabi sa akin ng teacher ko. Nag-ano lang ako, nag-yuhuyo ko lang ako. Siyempre, nahiya ako. So, doon po, na-feel ko, sabi ko, siguro hindi ako makagraduate. Siguro, babalik talaga ako ng grade 6. Yun pong iniisip ko. Kasi po, papasok na lang ako exam. Ano yung answer ko sa exam? Eh, hindi nga nakapag-study. Hindi ko alam pa anong tinuro ni ma'am or ni sir. Yun po. Parang napakahirap po talaga. So, sa awa ng Panginoon, nag-graduate po ako ng grade 6. I think ang ano ko po, so, hindi ko malam kung pinapakahiya yung grade ko. Elementary pa lang po. So, nagka-grade po ako ng elementary 79. So, proud pa rin ako kasi nakapasa. Okay. Pero pagdating ng high school, di ba nag-graduate ako ng grade 6, akala ko po hindi na po ako mag-high school. Pero sabi ko, gusto ko mag-high school. Pero iniisip ko, walang magsusupport sa akin. Kasi ngayong pamilya ko, di ko masabi kung responsible ba sila o irresponsible. So, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanila kasi
binuhay nila kami. So, hindi ko naman sinisisi family ko na ganyan sila. So, nagpa-proud pa ako sa kanila nga eh. Kasi binigyan sila ng anak na maganda. Okay? Okay. So, kasi nabuo nila ako. So, kahit ganyan po sila, kahit irresponsible po yung family ko, hindi ko po sila pinapakahiya kasi proud pa rin po ako sa kanila. So, nung high school ako, akala ko di ako makaka-high school. Tapos, nag-apply naman ako ng trabaho. Sa ganyan, grade 6. Sinong grade 6 dito? O grade 6, ganyan ka bata, nagtatrabaho. So, grade 6 ako, nagtrabaho sa loob ng bahay o taga-alaga ng bata. Ang bata inalagaan ko, bagong silang pa lang. Grabe, bagong silang, sabi ko, kaya ko ito buhatin. Alam, baka maputol-putol yung mga kamay nito. Siyempre, bata pa ako. Pero, doon po ako natuto kung paano maghawak ng bata sa... bata-bata ko, paano sa gawak ng bata. Tapos, doon po, nagtrabaho po ako doon sa tita lola namin, kumbaga kamag-anak din namin. So, ano po ako doon, nag-alaga ng bata. Pero hindi ko po alam kung magkano yung sweldo ko. Tapos, that time yon, nag-ano yung si lola tita, sabi niya sa akin, Rose, magbabagyo kami. Sabi niya, uwi ka muna sa inyo. So, one month pa lang ako doon. Sabi ko, sige, uwi ako. Siguro yung plano talaga, Panginoon, umuwi ako sa amin. Pag uwi ko sa amin, binigyan lang ako ng pera ng yung tinarabuan ko. Binigyan niya sa akin. Pag uwi ko doon sa bahay, tumawag kagad si auntie kasi nalaman ni auntie. Yung auntie ko talaga yung kapatid ng papa ko. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, Ga, kasi yung pangalan ko ang Ga. So sabi niya, nasaan ka? Sabi ko, nandito sa bahay, te. Sabi niya, wala ka na doon sa trabaho mo. Sabi ko, wala na, pero pinapabalik ako doon kapag bumalik na sila. Sabi niya sa akin, huwag ka na bumalik doon ha. Sabi ko, bakit te? Sabi niya, bukas. Sabi niya, mag-enroll ka ng high school. Sabi niya, so grabe, sabi ko, praise God, grabe si Lord. Makakapag-aral ako ng high school. So, yun nga, pagka umaga nyo, pinaroon ako ng high school. Pag pinaroon ko ng high school, siya talaga nagpaara sa akin doon ako nagtumitira sa kanilang bahay, pero ang gawain ko doon, kumbaga, school girl ako, kumbaga, ganon. Kasi po, nagtatrabaho nga, parang nautos-utusan, ganyan. So, napakahirap po, pero proud pa rin ako sa self ko, kasi po, nagawa ko po yung lahat ng bagay. Kumbaga, nalagpasan ko yung mga bagay na yan. So, high school ako, nag-aral ako, doon na po ako sa kanila. Umuwi lang po ako sa bahay namin tuwing Sabado, kasi po Sabado nagsisimba. So pagkatapos ng simba, doon po ako natutulog sa bahay. Pero pagka umaga na yun, umaalis na rin ako. Babalik na ako sa tita ko kasi po may obligasyon pa ako na dapat harapin doon. So yun ang gawain ko talaga hanggang makatapos ng college. Yun talaga nagpatapos sa akin ng college. So grabe, praise God, grabe talaga. So grabe yung pagpasalamat ko sa Panginoon. Tapos si Auntie ko, kaya naging Seventh-day Adventist ako dahil sa kanya. Nag-graduate kasi ako ng grade 6, yung bininyagan na kami sa Adventist. So, yun nga, hanggang sa mag-college ako, siya nagpaala sa akin. Pero grabe yung mga napagdaanan ko. Second year college pala ako, parang gusto ko na sumuko. Kasi parang ang hirap nga way na nagtatrabaho ka, nag-aaral. Parang, kumbaga mahirap talaga sa side ko, pero umingi ako ng mga advices sa mga sa mga layman, sa mga pastor, so sabi ko nga parang hindi ko na po kaya mag-aral ng college, parang susuko na ako. Siyempre yung mga negative thoughts na naisip natin na hindi talaga mawawala yan, di ba? Mga negative natin. So, doon ko, mga taong sinasabihan ko, sumingi ako ng mga advices na sabi sa dami, hindi, tapusin mo yung college mo. Sabi niya, habang may nagpapaaral sa iyo, tapusin mo. Sabi niya, kaya mo yan. Doon po lalo tumatag po yung kalooban ko. So tumatag talaga ng paniniwala ko na, sige, kaya mo ito, kakayanin ko ito. Kaya nga ng iba, ako pa. Sige, gawin ako. So hanggang makatapos ako ng college, working student ako, school girl ako sa tita ko. So, doon po, malaking pagpapasalamat ko sa kanya na nakapagtapos po ako ng college.
Grabe po ang mga napagdaanan namin. Lalo na po dito sa Maynila, grabe po napagdaanan namin dito. Next, ano ko na lang po yun, ano, kasi po, napakahaba po talaga ng buhay ko. Pwede na po nga AMMK eh. So, sana tayo? Next. 5, develop trusting friendship that make you feel good. So, mag-trust tayo sa mga, ano, mga malapit nating kamag-ano ko sa mga kaibigan. Kasi minsan po kasi mga kaibigan, minsan kapag hindi mo talaga mapil na mga mapagkatiwalaan mo. Kasi kung mga kaibigan, minsan kasi ako, may mga kaibigan din ako, pero minsan hindi ko sinusumbong sa kanila mga problema ko. Kasi hindi natin maiwasan eh. Mas maganda pa talaga po na magsumbong tayo ng problema natin sa ating mga pamilya o sa nanay natin, sa tatay natin. So, kumbaga develop trusting your ano family. Next. 6, don't be afraid to ask for help. Huwag kang matakot na humingi ng tulong. Humingi ka ng tulong kapag hindi mo na talaga kaya ang isang bagay. 7, stand up for your beliefs and values. Parehas sa ating relihiyon, stand up natin na tayo hindi tayo nagtatrabaho tuwing Sabado. Stand up natin na tayo hindi kumakain ng baboy. So, tumayo tayo sa sarili nating paa sa mga paniniwala natin. 8, help someone else. So, tumulong tayo sa mga sa kapwa natin, sa mga nangangailangan. Take responsibility for your own action. 10, take good care of yourself. Also, alagaan po natin ang ating mga sarili kasi ito po pinaka-importante, ang ating sarili. So, Ellen Goine said, so may mga principles si Ellen White or mga motivation. So, ang pinaka-importante po dito, the great motive powers of the soul are faith or mga paniniwala, faith, love, hope, and love. So, pinaka-importante po dito sa lahat is ano, as is worth for its real treasure, the beauty of holiness. So, reconversion, change motives. So, withdrawing from the controlling power of their thoughts, opinion, and influence. So, dapat po natin i-control ang ating mga paniniwala or ang mga opinion at mga influence. So, progress is made daily either for good or evil. So, sa Biblia naman, may mga principle din na motivation. So, alam ko naman po yung kwento ng 10 virgin. So, 10 virgin, the wise, and the foolish. So, makita po natin sa Matthew 25, 1 hanggang 13 po. The parable of the 10 virgin, Matthew 25, 1, 4. 10 virgin go out to meet the bridegroom. Kumbaga, may 10 asawa na naghihintay, bridegroom, asawa din, di ba po? Asawa, naghihintay sa kanilang asawa. So, don't know time of his arrival. Kumbaga, hindi nila alam kung anong oras na darating ang kanilang, hinihintay yung kanilang asawa. So, ang lima po, ang wise, nag-take po sila ng extra oil in case na malate ang kanilang asawa. So, ang wise po na bride, nag-take po sila. So, pero ang limang bride po na police, hindi po sila nag-take kasi akala po nila, nag-assume po sila na darating po kaagad ang kanilang bridegroom o ang kanilang asawa. So, kung mababasa po natin sa Matthew 25:5, bridegroom was delayed. So, sasabi po dito na ang asawa ay na-late, was delayed. So, ang limang virgin o ilang ang limang polis nag-sleep po sila. So nakatulog po sila habang yung kanilang mga ano, lampara ba yung tawag? Lampara. Ang lampara yung langis, paubos ng paubos. So kaya ngayong paubos ng paubos yung lampara nila, dumating yung bridegroom. Naubos na ang kanilang lampara. Pero ang wise,
nakapagsalubong sa kanila, nakapagsalubong sa sila sa kanilang asawa. So, saan po dito ang nasabi natin na may pagka-motivation? Ang 5 virgin wives. Okay? Ano ba? 5 wise virgin, be alert by being wise, being wise sila, being prepared, being good stewards, being helpful, and being ready. So, motivation of 5 wise virgins. So, may motivation po sila. Think positive. Busy for preparation. B, continue hard work. Second, enhance what is good. So, prepare more ano, oil. Meaning ng ano, oil is Holy Spirit of God. Habit of being ano, patient to patient, waiting is always prepared. So, dapat po, maghintay po tayo, huwag po tayo magpadalos-dalo sa mga, ano natin, mga, sa mga decision natin sa buhay. Be patient. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall straighten thine heart with a zeal on the Lord. Makita po natin yan sa Psalms 27:14. So, summary, is unseparable, is involved or habit that affects in our emotion, but motivation is always in daily process. So every day the learner should grow in the situation would choose. So sa araw-araw natin na pag-learn, dapat po tayo lumago sa ating mga ano, mga dapat po tayo lumago sa mga sitwasyon na ating pipiliin sa ating buhay. So, araw-araw kasi po, mayroon po yung ibang-ibang mga way. Dapat po, maging ano tayo, mag-grow o lumago tayo sa mga sitwasyon na ating pipiliin. And accept it by heart that this is step to be strong someday. So, i-accept natin, itanggapin natin sa ating mga puso, tanggapin natin sa ating mga puso, dahil ito ay papunta sa, ano, strong someday. Papunta sa ating so, conclusion. Spiritual, practical motivation is daily promising challenge to the everything in this world. How when to begin the motivation habit will make it character reflect to the motivator. Motivator. Okay. Malapit ako kung matapos. So, dito po natatapos yung aking topic. Pero before po ako umupo, meron po akong ibibigay na isang story na naman po. Konti lang po talaga to. So, i-ano lang na po natin sa ano, may isang palaka na nakakita ng isang mataas sa puno. Itong mataas sa puno, imposible po na maakyat ng kahit sino. Kasi po napakataas talaga po. So imposible na maakyat na kahit na sino. So, nakapag-isip-isip ang palaka na gagawa ko. Magpapaligsahan ako na pauna-una, ano, akyat ng puno. Once na kung sino mananalo, may premium na matatanggap. So, yun na po. Maraming pumila doon po sa pag-akyat. So, nagsimula ng paligsahan. So, nagsimula ng mga kalahok na palaka na lumundag paakyat. Paakyat ng paakyat, paakyat. At nagsimula ng iba na malaglag. Habang umakyat ng mga palaka, nalalaglag na sila. So, ang iba, nagsasabi na, baba na kayo dyan, hindi nyo yan kaya, hindi nyo kaya yung akyatin yan, baba na kayo dyan. So, unti-unti, nalalaglag talaga mga palaka. So, ang iba, hoy, hindi mo yan kaya, baba na dyan. Mahuhulog ka lang, hindi mo yan kaya. So, maraming nagsasabi sa baba na hindi nila kaya akyatin yun. Tapos, isang palaka na lang po ang natira. Lahat ng palaka nahulog po. So, isang palaka na lang po natira. So, yung palakang yun, umakyat. Pag-akyat niya, sabi ng ibang palaka, hoy, liit, baba na dyan, hindi mo yan kaya. Baba mo yan, mahuhulog ka rin pareho ng iba na nahulog. So, akyat ng akyat ng palaka. So,
Maraming nabilib sa kanya kasi po, naakyat niya yung mataas na puno. So, pagbaba ng palaka, doon pala nila nalaman na ang palaka ay ano, isang binging. So, may points po. So, sinasabi dito na huwag tayong maniwala sa ibang tao na hindi natin kaya ang isang bagay. Be motivated tayo or be positive sa lahat ng bagay. Huwag natin halimbawa, sinasabi,